Siyempre. At saka, meron pa. Akala nyo, yan lang yan? Teka, there's more. Lagyan natin ng garnish para... Yan, di ba? What's up, guys? Welcome sa Lutong Cariñoso! Today, gagawa naman tayo ng sweet and sour tilapia. So itong sweet and sour tilapia, no, napaka simple lang niya. So kasi may mga nagre-request sa akin na mga simpleng dish daw yung madaling i-prepare. So ito, napakadali lang nito at saka meron pa. At saka masarap 'to. Very classic tong dish na 'to. So simpleng-simple lang 'to, no. Yung mga ingredients niya, syempre. Tilapia. Di ba? Para sa pala sa tilapia, no, kasi i-breading natin siya. So lalagyan natin siya ng harina. Tsaka sin. And itong ground pepper. Tapos para naman dun sa sweet and sour sauce, kailangan lang natin ng syempre, suka. Gagamit din tayo ng toyo, ketchup, at saka asukal. And eh, saka meron pa pala itong ano, carrots. Iniwan natin siya ng stripe maliliit. Tsaka itong green and red bell pepper. Kung available nyo lang, red bell pepper or green lang, okay lang naman. Kaya lang naman ako nagdalawang kulay para maganda tingnan bangga nilagay natin sa talagyan. So, simulan na natin, di ba? Ano pa hinihintay natin? Di ba? Come here! So, unang step na gagawin natin, no? Imimix lang muna natin yung nakakadalawang bulol na ako. Ipaghahaluin lang natin yung sweet and sour na ating sauce. Sugar muna. Half cup ng sugar. Tapos, half cup din ng ketchup. Ito yung magiging sour niya. Ang gamitin nyo, tomato ketchup, ha? Kasi para yung asim, yan yung ano eh, yan din yung magdadala dun eh. Tapos gagamit din tayo, maglalagay na rin tayo ng half cup ng red cane na vinegar. Yung iba ginagamit dito yung ano, rice wine vinegar, pero sa akin ito mas okay lang naman yan, pwede rin naman to. Yan, di ba? Para hindi sayang yung ketchup. So, nilagyan din natin siya ng toyo, ha. 2 tablespoons ng soy sauce. Haluin natin. So, kailangan mag-dissolve yan. Bali, ganun lang naman yung ano niya, ng sukat niyan. Kailangan parehas ng measurement yung... Sa akin, ha, yun yung templada ko. Parehas ng measurement yung suka, yung asukal, at saka yung ketchup. Okay na tong ating sauce, no? Yung ating sweet and sour sauce. So, i-prepare, i-set aside muna natin to. Pe-prepare na kayo natin yung tilapia. So, yan, di ba? Tilapia naman. Ang aking tilapiang saksakarang taba. Mas maigi yung tilapia kasi natin, no, inaano natin, hindi siya basa para mas pumapit yung ating seasoning, di ba? So, lalagyan muna natin siya ng asin. Yan, baliktaran, syempre. Lagyan naman natin ng ground pepper. Para may flavor lang yung ating yan, oh, di ba? So, dalawa lang yung lulutuin ko. Pero malamang sobra yung sauce natin. Okay lang yan, pwede nyo namang
Tsaka masarap yan. Pwede natin isabaw sa kanin yan. Then, i-breading natin ang ating flour. Ang purpose na itong flour, no, para magkaroon lang ng texture yung ating isda. Para pagka pinrito natin yan, eh, malutong. Medyo may pagka, may crunch, may ano siya, crunchy siya na konti. Tsaka, ano na rin yan, less, para hindi na rin tumalsik yung, ano, di ba, usually pagka nag-ano tayo eh, nagpiprito tayo ng tilapia, tumatalsik eh, di ba, yung mantika eh, parang may gera lagi eh. Ito yan, may iwasan natin yung, malilesen natin yung talamsik nung mantika. Di ba? At saka, at the same time, eh, may texture din, di ba? Doon sa ating tilapia. So, eto na. Ready na. Pipirituhin na muna natin itong tilapia. Okay? So, ito na, no? Pipirituhin na natin ngayon yung tilapia. Sinet ko lang siya ng low heat. Tapos, tingnan natin kung mainit na. Yan, feeling ko mainit na to. Yan. So, dalawa yung lulutuin ko. Kasya naman yan. Yan. So, pipirituhin lang natin siya. Hintayin lang natin mag-golden brown yung isang side. Tapos, baliktarin na natin. Mga 5 minutes. Baliktarin natin yan. Yan. Okay na. So, i-set aside na ngayon natin to. Then, ito na. Lulutuin natin yung ating sweet and sour sauce. Sa low heat lang tayo, no? Tapos, lagyan lang natin ng konti lang. Konting mantika lang. Then, magigisa tayo ng sibuyas. Yan. Sisird lang natin to saglit. Yan. Yan. Then, lagay natin yung carrots. Isang carrots lang yan na ano, na medium size. Yan. Yan, ganda. Ganda ng kulay. Then, lagay na natin yung bell pepper. Green at saka red. Green at saka red bell pepper. Yan. Para maganda ang kulay, di ba? Saglit lang yan. Idadampian lang natin yan. Then, lagay na ngayon natin yung ating mixture ng sweet and sour. Hinalo natin kanina. Yan. Taas natin konti yung apoy. Then, pakukuluan lang natin to. Yan. Ang ganda tingnan, no? Ang bango. So, ito na, no? Kumukulo na siya. So, lalagyan ngayon natin siya ng cornstarch na may tubig. So, 1 tablespoon na cornstarch to, no? Tapos, 2 tablespoon ng tubig. Para lumapot lang yung, ano, mas lumapot pa yung ating sweet and sour sauce. Saluin nyo agad kasi mamumuo yan. So, yan. Hinaan natin yung apoy. Palalaputin lang natin. Ay, nako. Ang sarap na ito. Yan, oh. Diba? Napaka-simple lang, diba? Tingnan natin.
tikman natin. Tsaka yung carrots, tikman natin. Hmm. Panalo. Okay na. Patayin na natin. So, ipe-plating na natin. Diba? Ganun lang. So, yan. Ilalagyan na natin ng sauce. Yan. Diba? Ilalagyan na natin yung sauce. Ay, nako. Ang sarap nito. Then, lagyan na rin natin yung... yan. Marami-rami naman yan eh. Yan, no? Diba? Mm-hmm. Hindi natin konti yan. Siyempre. At saka, meron pa. Akala nyo, yan lang yan? Teka, there's more. Lagyan natin ng garnish. Para, yan, di ba? May parsley. Lagyan natin parsley. Di ba? Para maganda tingnan, no? Oh. Akalain mo yun, no? Di ba? Ito natin lagyan ba? Yan. Oh. Hmm. Di ba? Luto na ang ating sweet and sour tilapia. Ay! Ay!